sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ugaliin nating dasalin ang panalangin sa ikatlo ng hapon para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ang Catholic Media Network sa San Jose, Occidental, Mindoro. 93.7 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Acknowledging the support of the following: Miss Ellen Sikyoko and family, Miss Susan Enriquez and Green Harvest Farm, Miss Edna Balmes and family, Kuya Willie Enriquez, Miss Ami Sebastian and family, Miss Nenet Apigo and family, Miss Hannah Joy Frangi, Ma'am Beth Soriano, Dr. Teresita Makaraig and Comis family, Miss Rose D, Mr. Jonathan and Anna Sevilla, Miss Josie Casau and family, Miss Edna Toralba, Daughters of Mary Immaculate, Mother Butler's Guild, Legion of Mary, El Shaddai Charismatic Community, Knights of Columbus, Father Arnel T. Bilamide, and Bishop Pablito M. Tagura, SVD, DD. Pinagsama ng isang diwa ng pahayang Kristiyano, sama-samang sumasamba, naglilingkod, nagpapatutuo, sama-samang sumasamba, naglilingkod, nagpapatutuo, kay Kristo. Magandang hapon po sa lahat at Happy New Year sa lahat po na nakikinig sa kani-kanilang mga radyo sa DCVT Spirit FM 93.7, Radyo Totoo sa Mindoro. At sa lahat po ng nanunood sa FB
page sa DCBT Live at YouTube channel ng sa programang BSG sa BEC ng DCBT Live. Muli na naman po tayo magkakasama-sama sa loob ng isang oras ng pagbabasa ng mabuting balita, pagbabahaginan at pagninilay. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong anyayahan ang aking mga kasama na magpakilala po ng kanilang sarili at ipahayag ang kani-kanilang mga personal na panalangin o intensyon. So lagi po, unahin natin sa kanan. Maligayang bagong taon po sa lahat. Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin. Ito po ang inyong kapatid, Sister Mir Antonio, na muli ay bumabati ng manigong bagong taon. Ang nawa po ay ang ating 2024 ay patuloy tayong gabayan at pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Magandang hapon po. Bumabati din po ng isang maligayang bagong taon sa lahat. Ito po si Alice Sano. Samahan niyo po kami sa isang oras ng aming pagbabahaginan. Ang akin pong wish ay ganun pa din. Ang mga may karamdaman po nawa ay patuloy na gumaling, lalong-lalo na yung mga servant natin sa ating parokya. Ako naman po ang inyong Kuya Ben Sano na muli ding bumabati ng isang manigong bagong taon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga regular na tagapakinig dito sa programang BEC sa DCBT Live. At nawa, ganun din ang aking mga kahilingan ay kalusugan din po ng mga may sakit, lalong-lalo na po ang aking nanay na may sakit din ngayon. Nawa ay gumaling na din po siya. Father Frank. Happy New Year din po, Father Frank ng Kabinawit. Sama-sama tayo muli sa pasimula ng taong ito, kauna-unahang ating pagtitipon dito sa DCBT, BSG. Ang akin hong intention ay yung pa rin, na yung kapayapaan sa ating daigdig, na para bagang nakikita na natin yung sinasabi ng mga siyentipiko na mga magkakaroon ng mga anong tawag dito, natural calamities na mararanasan natin pasimula ng taong itong 2024, ay parang nakikita na nga natin yung mga sinasabi sa mga pagputok ng bulkan sa Iceland, o tsunami ngayon, earthquake sa Japan, gayon din dito sa Mindanao, ay kahilingan ko sa ating Panginoon na yamang siya ang lumikha ng lahat ng ito, ay siya rin ang inaasahan nating magsaayos. At gayon din, ang kapayapaan sa mundo na tayong mga tao, hirap na ang ating daigdig sa mga problema na ating ding ginawa, ay patuloy pa rin tayo ng pag-aaway, ang digmaan na nangyayari sa mundo. Ay sana sa panibagong taon naman ito, ay mag-isip-isip tayo na iwasan na ng ganyang mga gawain na hindi nagdudulot ng mabuti sa lahat. Yun lang po. Ako naman po si Sister Tess Bacarizas na makakasama niyo po na magpapadaloy sa isang oras na programa dito po sa BSG sa BEC ng DCBT Live. Ang intention ko po ay katulad din ng mga sinabi nila na ang kagalingan ng mga may karamdaman. Lalo po, itinataas ko po, tulungan niyo pong ipanalangin niyo rin po kami ni Sister Mir, na may alam kong siya ay meron ding mga dinadala. So, patuloy niyo po kaming ipanalangin, tulungan manalangin na
maging maayos po ang aming kalusugan upang sa ganon ay patuloy po kaming maging instrumento na makapaghatid sa inyo ng mabuting balita. Salamat po. At sa ating pong pagpapatuloy, humingi po muna tayo ng gabay ng banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito sapagkat niloob mong kami muling makarating sa lugar sa oras na ito dito sa istasyon ng DCBT upang bisan pa po ay magbigay ng papuri at pasalamat sa iyo. Dahil kayo nga po may gawa at may likha ng tanang bagay dito sa mundong ibabaw. Kaya Panginoon, namin na sa kapila ng aming mga pagkukulang, pagkakasal at pagkakamali ay patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mo kaming gamitin sa gawain ito nang sa ganun Panginoon ang nais mong may parating sa oras na ito, sa araw na ito, sa lahat ng tagapakinig sa programang ito ay may parating namin sa pamamagitan mo Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay muling humihiling sa iyo ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Nang sa ganon ay maging marapat po kaming matapat mong lingkod sa gawain ito. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga biyayang patuloy na pinagkaloob mo sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan. Salamat, Panginoon, sa taong nagdaan na nandito pa rin kami, malusog, masigla at patuloy na naglilingkod sa iyo. Kaya Panginoon, ang aming mga kahilingan sa oras na ito ay nais naming itaas sa iyo, lalong-lalo na Panginoon ang aming programa sa oras na ito na nawa. Ito pa'y magiging malawak, maging matagumpay at makarating ito sa buong nasasakupan ng Bikaryato ng San Jose. Lahat ng ito, Panginoon, ay sinasamot na langin namin sa matangis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. In Espiritu Santo. Inakailangan kita. Sigla po ay tunghayan natin ang pagbasa ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang pagpatotoo ni Juan sa tagapagbautismo. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan,
Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" tanong nilang muli. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaías. "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas." Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakinggan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. At ngayon naman po ay pakinggan po natin ang pagninilay o reflection ng bawat isa po dito sa atin. Siyempre sa kaliwa po magsisimula ang pagbibigay ng reflection. Laging sa kaliwa po ang reflection, Father Frank. Kaya ikaw po ang mauuna. Yun nga. Parang ang temang tinutukoy ay isang parang kaunting background ay yung witnessing ni Juan, patutuo, na ang kanyang patutuo ay hindi sa kanyang sarili kundi kay Jesus. Pagpapatutuo kay Jesus. Ito ay medyo nakaantig sa aking damdamin dahil naalaala ko yung isang pangyayari na parang hindi maganda na nangyari sa akin sa Mexico. Isang taon bago ako bumalik dito, 2010, taon-taon kami ay yung tatlong probinsya na may mga BSJ ay nag-assembly sila taon-taon sa iba't ibang palibot-libot sa tatlong probinsya. Ay maraming dumadating na delegates, minsan 500, 600, dumadating sakay ng bus. Naglalakbay sila mga 8 hours ang layo. Itong huli, 2010, ay di ako nga ay sinabi ko na babalik na ako sa Pilipinas. Ay di, ang nangyari, bukod sa assembly, yung regular na assembly na may mga talk, may mga group, ang tawag dito, yung group na workshop. Ay di, yung bandang huli, yung last day sa gabi, ay nagkaroon sila ng program. Bakit biglang nabago ang yung ano sa hall? Abay, mayroong mga tarpaulin, ganun-ganun. Ay nakalagay yung aking ano doon. Yung litrato, palagay doon, bago maraming mga pangalang dyan. Bago, nakawaran ng programa, ganito, ganito, ganyan. Okay, di? Okay na, una, parang ganun ang nangyari. Pero, kinabukasan, ay may mga
kasamahan ko pa naman ng mga SBD na pa, mga pare doon sa parokya. At isang yung Bible coordinator ng SBD sa Mexico ay siyang inimbita para maging English speaker. Aba ay baga ay parang minasama yung pangyayari. Na parang ang nangyari daw hindi ko ipinangaral si Kristo at ang pinangaral ko daw ang aking sarili. Ayon ang pangyayari. Ay ang mga mga tao naman mismo ang nagdepensa at sinabi nila ay hindi ho naman ganun. Kaya nga nilagay na namin sa huling parte ng assembly ay para naman pa-dispilid ay kay Father Frank dahil yun nga ay aalis na siya, babalik na siya sa Pilipinas. Yun naman ang kwat. Dahil nung nakalipas mo namang mga assembly, wala namang ganun. Wala namang may ginagawang ganun. Pero, ayun. Siyempre, hindi naman sila dumadalo sa ibang mga assembly. Kala nila palaging ganun. Na pinagkangalandakan ko ang sarili ko na sa likod ng aking pagsisikap na ayon sa akin ay ipangalat ang Ebanghelyo, ay ang pinangalat ko ay ang aking sarili. Pinasisikat ko ang aking sarili. Eh, sabi ko, hindi naman gano'n. Hindi naman gano'n. Sabi ko, dahil nga sa talagang binibigyan ko ito ng time, kahit nung ako nasa Santa Cruz, assistant ko si Father Milke noon, sabi ko, Milke, ikaw ang bahala dito sa parokya. Kung may dito, ako ay pupunta sa mga baryo. Oo, dahil naatinda ko sa lahat ng mga ini-schedule ko talaga sila na masasamahan ko sa kanilang Bible sharing. Yun ang dahilan kung bakit sabi ko naman ay kung talagang ikaw ay tutok, nakikiisa ka sa mga tao, ang tao ay nagre-respond, masama ba yun? Ayun nga. Para bagang ang nangyari, nagpapatuto ako sa sarili ko, hindi sa Ebanghelyo. Ang naging interpretasyon. Pero talaga naman, hindi naman yun ang tagang intention. Alam naman ng mga tao na hindi rin talaga ang intention. Kundi, talagang oo. Okay, thank you. Yun lang. Salamat po, Father, sa napakagandang pagbabahagi mo. So, sino po ang susunod? Yan, pag ganun daw, pakanan na. Wala na talagang susunod, wala lang kaliwa. Si Brother Ruben naman. So, sa akin naman, yung nakaantik sa akin ay yung pagiging simple at makatotohanan si Juan Bautista. Kasi kung ating titingnan, sa pagiging tanyag ni Juan Bautista ng panahong yon ay hindi niya inako yung kanyang katanyagan o hindi niya sinamantala yung pagiging sikat niya ng mga panahon na yun. Bagkos, pinakikilala niya na ang Panginoong Diyos ang may gawa nito o lahat ng bagay. Diba? Sinasabi niya na siya yung taong sumisigaw sa ilang at kaya naligalig yung hari nung time na yon. Nagpadala siya ng mga iskriba at mga Levitiko na para mismong si Juan ay tanungin na sino ka o sino nagpadala siya, ikaw ba'y Mesiyas? Talagang tuwiran na sinasabi ni Juan ang katotohanan na hindi siya ang Mesiyas kundi siya ang pinaka-advance party upang ihanda ang daraanan ng Panginoon, upang linisin ang daraanan. Kaya ako naantig dito kasi kuminsan sa sarili ko ay natitempa kong maging
ganun din na kumbaga makiride on sa tagumpay o kaya yung parang feeling mo na ikaw ay sikat. Pero tung sa oras na ito, sa pagbasa na ito ng Ebanghelyo, ako'y pinaalalahanan ng Panginoon na ikaw ay isang lingkod lamang na hindi dapat maging mayabang, kundi maging simple at magsabi ng katotohanan, which is yan ang ginawa ni Juan. Kaya ako'y nagpapasalamat at sa pamagitan ng Ebanghelyong narinig ay pinaalalahanan ako ng Panginoon na dapat mananatili akong nakatouch sa ground sapagkat siya naman talaga ang ating pinapupurihan. Ano man ang gawain, saan man ako naroon, ay yung Panginoon ang aking dinadala at pinakikilala sa lahat ng pamayanan Kristiyano ng San Jose o kaya dito sa buong Bikaryato. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat, Brother Ruben. At ang susunod, si Sister Mir. Nais ko lang dutungan yung ano ni Brother Ruben na siya ay nagpakababa para sa kanyang paglilingkod. At sa pagpapakita po na o pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa ating Panginoon, ay kailangan ang pagpapakumbaba talaga. Katulad ng sinabi ni Father, ang ginawa doon sa kanya sa pinuntahan niya, Father, saan yun? Sa Mexico. Ang ikaw na ang nakalagay doon sa tarpaulin at hindi mo nagustuhan iyon dahil ang iyong ipinapahayag ay ang ating Panginoon. Talagang yan si Father ay humble talaga yan. Palaging mababa ang loob. At tunay po na sa aming gawain ay kailangan, katulad ni Juan Bautista, ay palaging mababa ang loob. Palaging ang itinataas natin ay ang ating Panginoon, hindi ang ating sarili. Kuminsan nga po kasi yung iba, minsan siguro ako rin nakakalimot na parang nagyayabang na, aba, nagsasalita lang ito sa radyo, mayabang na ngayon. Sa totoo lang, wala namang alam. Ay, lahat po ng nalalaman namin ay nagmumula sa Diyos. At kaya po itong gawaing ito ay ibinabalik namin kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Sister Mir. Amen. So wala ka nang ligtas ngayon, Sister Alice. Ikaw naman. So ako naman yung naikukunik ko lang yung pagpapatutuan, yung katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. So tayo bilang agent of Christ, bilang representative of Christ, dapat nakikita din yung pagpapatutuo talaga sa ating mga gawa, yung katotohanan talagang dapat na makita at saka yung kababaang loob nitong bago mag-year end, na-stress talaga ako. Naalala ko lang, na-stress talaga ako kasi may isang pangyayari na parang, ayun ba, ano ba yun? Meron dapat kaming pag-uusapan ng, hindi ko nabanggitin kung ano yung nangyari na baka nakikinig. So, na-stress talaga ako. 29 yun, nung 30 talaga sumakit ang ulo ko. hindi ako nakapagsimba ng 30. Sabi ko, Sabado pala yun, hindi na ako makakasimba ng anticipated. Kasi, anticipated na yung Sabado. No, hindi ko nabuo yung Oktabe o Christmas. Adi, ano to, kasi ang hirap naman. Talagang andun dapat ipakita mo pa rin yung pagpapakumbaba. Talagang, Diyos ko, kinuha ko lahat ng lakas ng loob para, at kababaang loob para i-message yung tao na yon. Talagang, sister. Sabi ko, pasensya na. Tapos, lahat na ba nung, kung ano meron tayo ngayon, sabi ko sa kanya, lahat yan galing sa Diyos, biyaya at grasya ng Diyos, sabi ko. Sumagot naman, talaga sabi ko, ay, maka-Diyos din naman pala ito. Maka-Diyos din naman pala itong tao na to. Hindi naman pala siya ganun ka barumbay, ganun ka katapang, ganun ka. Basta,
naalala ko tuloy yung sabi ni Father Arnel, you cannot fight evil daw with evil. So talagang dapat magpakabuti ka pa din. Ang hirap. Ang hirap, masama na ang gagawa, ang ginagawa sa iyo, magpapakabuti ka pa. Ang hirap kaya. So 'yun, nakaka-stress. Ang hirap talaga magpakabuti. So 'yun lang po. Madali daw maging mabuti pero mahirap magpakabuti. So ayan, thank you sister, no? Ako naman po, hinahangaan ko dito yung kababaang loob ni Juan na kumbaga siya yung nauna. Meron talaga palang ganun, ano, yung parang mayroong maglilinis ng daan. Ikaw ang maghahanda ng daraanan. Daraanan. Si Juan ay yung daraanan ni Jesus. Na bagamat nauna siya, pero talagang nandun yung pagpapakilala niya na siya ay nandoon, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa darating, para sa Panginoon. Naalala ko tuloy yung gusto kong i-connect dito, yung meron pa dito yung sabi niya pa na hindi karapat-dapat ni magkalag ng sandalyas. Ano po? Gusto kong i-connect dito yung naranasan ko na madalas po kasi ako, pag nag-a-attend ako ng meeting, ewan ko, nakasanayan ko na gusto ko, kung hindi man dun sa harap, hindi man dun sa harap na harap, dun sa susunod. Kasi gusto ko, pag may pinupuntahan ako, seminar man yan, meeting or ano, gusto ko nasa harap para kasi makapokus ako. Kasi ang lagi kong ano, ang laging nasa isip ko, pag nasa likod ako, baka meron akong hindi mapakinggan o baka mapakwento lang ako pag nasa likod ako. So, nasanay po ako ng ganun. Ngayon, mayroong isang pagkakataon na nandun ako sa table na yun, may lumapit sa akin, sabi. Hindi naman ako actually pinaalis sa table, pero ang sabi sa akin ay, i-reserve mo na lang tong ibang upuan. Kasi darating si ano, para kay ganito, para kay ganon, para kay ganito. So, tamang-tama yung upuan. Parang hindi naman sinabing umalis ka dyan kasi hindi ka kibilong. Parang nahiya ako sa sarili ko talaga, sabi kong ganun. Pero hindi ako nagpahalata, ano po, hindi ako nagpahalata dahil tengang kawali. Siyempre, nag-pretend din naman ako na, oh, it's okay. Kasi nauna naman ako doon, di ba? Wala naman nakalagay na reserve. Yan. So, pero habang ongoing na yung meeting, at nakita ko rin naman na dumating na si ganito, umupo doon. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Dahan-dahan akong lumipat ng upuan nang hindi naman disimulado. Tapos napaisip ako, oo nga naman, sino ba naman ako? Bakit nga ba ako? Hindi talaga ako kabilong doon. Hindi naman ako, hindi ako mayaman. Hindi ako ganito, wala akong ganito, wala akong ganito. Oo nga, bakit nandun ako? Kaya magbuhat po noon. At nung nabasa ko rin kaninang umaga, yung inuulit-ulit kong basahin itong gospel ngayong araw, importante po pala na makilala mo rin yung sarili mo. At kailangan tanggapin mo talaga pala sa sarili mo. Sino ka? Sino nga ba ako? Kaya nung una kong basahin ito, wala po talaga akong idea. Parang wala akong maisip na reflection o maibahagi. Hanggang sa nung may napakinggan din ako, yung parang pinaka-catching word niya is, sino ako? Bigla akong naalala at bigla na naman pong naawa ako sa sarili ko. Kasi yung palang yung pong mga uupo pala doon, ay oo nga, mga bigatin nga naman pala sila. Ako naman hindi naman bigatin, hindi na nga bigatin yung katawan ko, hindi pa rin bigatin yung isip ko, hindi pa rin bigatin yung bulsa ko. Kaya magbuhat noon, alam nyo po, parang naging lesson learned din ako. Parang natakot na akong umupo sa unahan. Kahit na saan ako magpunta na ano, para hindi naman masyadong mahalata, doon na po ako sa second row umuupo. Kasi ayoko na ulit mapagsabihan. Kasi kumbaga, parang kulang na lang sabihin na, ay lumipat ka na lang ng
ng upuan kasi dito sila. Sabi kong, sa isip-isip ko lang naman, baka naman po talagang ako lang din ang nag-isip ng ganun sa sarili ko dahil naaba po ako talaga sa sarili ko nung narinig ko yung mga pangalan. Kaya, pero sa akin naman, basta't ang importante lang talaga ay nandun pa rin yung kababaang loob at ang talagang tinitingnan mo doon ay, lalo na pagdating po sa paglilingkod, ano po, ang lagi ko lang iniisip doon ay naglilingkod ako, hindi ko man ma-please lahat ng tao. Wala naman talagang kasiyahan ang tao eh. Kumbaga, binigay mo na yung para sa iyo best na yung ginawa mo. Pero sa iba, may kulang at may kulang pa rin. Pero ang lagi ko na lang iniisip ay naglilingkod ako, hindi para sa inyo, kundi para sa Panginoon. Amen. 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 So, Father Frank, meron ka pong idadagdag. Alam ko pong meron pa po kayong idadagdag. Meron pa tayong time naman eh, di ba? Oh, malayo pa po ang oras natin. Siguro, maganda rin ating tingnan. Paano talaga naging mababang loob si Juan Bautista? Paano? Anong, dahil wala sinasabi sa Ebanghelyo eh. Pero ipinakita dyan sa atin sa pasimula, banda dito, na ang kanyang lifestyle. At siguro yun ang talagang alam ni Juan Bautista na kailangan niya ng maging consistent ang kanyang lifestyle sa kanyang mensahe. Kaya nga hindi siya nakatira sa siyudad eh. Wala, hindi siya sa Jerusalem nakabase. Sa disyerto, sa tabi ng ilog. Oh, hindi siya kumakain sa mga restaurant na mamahalin sa Jerusalem. Doon siya kinakain eh. Balang at pulot-pukyutan. Ang kanyang damit ay balat ng kamilyo. Eh siguro, yun ang, siguro pinili niya yun. Yung ganong lifestyle para mapaalalahanan niya ang kanyang sarili ng kanyang misyon na siya ay hindi ang tagapagligtas, siya ay tagapaghanda lamang ng daraanan ng tagapagligtas. Eh yun din siguro, siyempre tayo dahil kuminsan ay pagka tayo nadadala ng ganun nga parang tayo na i-inspire na iangat ang sarili siguro ay kailangan natin ng ganoon itong ano yung isang ganyan yung tao dito yung galing sa SBD yung ginawa ng SBD na mga the word in other words. Ay maganda. Maganda yung kanilang pang-ipinangalan doon sa ano, the word si Jesus made flesh in other words, yung ating mga salita, ang ating mga open kaya yung mga contributors doon eh, yun ang other words. Kaya naman tayo ngayon, ito ang the word. Tayo ang other words. Na kumisan hindi tayo masyadong hindi tayo masyadong magaling magpaliwanag, magpahayag, ganito ganito rin. Pero ginagamit tayo ng Panginoon. Siyempre may kanya-kanya tayong gamit sa kaharian ng Diyos. Okay. Okay po. Salamat po ulit, Brother Frank. So talagang may second round po tayo. Si Brother Ruben kaya. Pero ganito kasi yun. Ayan. Dibaga ay kami nakarating, Father, sa Holy Land. So yung bahay ni na ng kanina ni sina San Juan Bautista ni na Saint Elizabeth
magandang dihamak ang bahay ni San Juan ni Toto San Juan Bautista kaysa doon sa bahay ni nila ng batang si Jesus. Yung, di ba, carpentry siya, pangalan yun eh. Kumbaga, kung titingnan, sa estado ng buhay, angat na angat si Juan Bautista. At di ba yung magpinsan naman ito? Mm. Kasi pinsan ni Mama Mary, si Santa Elizabeth. Kaya sabi ko nga, kung iisipin, kung i-relate ko pag ako'y nag-reflect ngayon, despite doon sa kanyang buhay na in natural niyang kung anong meron siya, inarapan niyang tumira sa ilang. At siguro doon, kaya siguro kumbaga walang disturbance doon, at may time siyang makapag-reflect at makausap ang Panginoon at matanggap niya ng buo kung ano ang nais ng Panginoon na gawin niya para maihanda ang daraanan ng Jesus. Kaya napakagandang pagkakataon na kumbaga na nabigyan kami ng pagkakataon na nakarating kami doon sa Holy Land, which is sa mga kaibigan yung malalapit sa amin, ang lagi namin sinabi, lagi kong sinasabi, kung mayroon kang pagkakataon, may chance, huwag mong palampasin at pumunta ka, kasi mapapatunayan mo, masasabi mo ako mismo nung time na yon na napakaswerte kong naging nandito na pabilang sa pananampalatayang ito, sapagkat yung dating nakikita lang, nababasa lang, ay nandoon lahat. Kaya mas madali mo daw maunawaan eh, kung makikita mo. No, ma-appreciate mo at napakapalad natin. Noong New Year, ay kausap ko yung aking pinsan na nasa Amerika, si Ate Neil. Sabi niya, alam mo, swerte kayo ni Alice kasi nakarating kayo doon sa Holy Land at nakita niyo ang mga lugar kung saan yung mga footprints ng Panginoong Jesus. Pero ngayon nga daw ay bawal na. Well, bawal na. At hindi alam kung kailan uli. Yun. Kaya maraming salamat. At para sa akin, ito'y biyaya pa rin ng Panginoong Diyos na makarating doon kaming mag-asawa. At nabanggit mo, medyo nakakaangat ang buhay ni Juan Bautista kay Jesus. Dahil Jesus ay carpintero lang siya, si carpinteria. Ang tatay ni Juan Bautista ay pare. Pare ng templo. Ako naman. Joke lang yun. Malaki talaga ang tiyan. Malaki ang bahay. Ako naman yung, ibig ko lang mag-comment doon sa sharing ni Sister Tess, yung sino ako, di ba? Ang katotohanan naman ni tayo ay nilikhang kawangis at katulad ng Diyos. So, pantay dapat, pantay ang dangal. So, walang mayaman, walang mahirap. Huwag mong binababa yung sarili. Ano, kasi pantay ang dangal, mayaman, mahirap, may kaya, pobre. Pare-pareho lang tayong kawangis at katulad ng Diyos. Oo, siguro nga, kaya lang siguro ako nagkaroon ng ano bang tawag doon? Pakiramdam. Pakiramdam ko talaga. Pero hindi ako nagpahalata. Basta, ano pa rin ako, poise pa rin ako. Ay, basta nauna ako dito sa isip-isip ko lang, no? Joke lang. Pero ganun po siguro talaga, no? Talaga naman tayo ay nilikhang kawangis ng Panginoon. Dahil lang siguro, alam po naman na yung katayuan ko sa buhay, ano po. Pero, kasi tulad ng sabi ni Brother Ruben, pangarap po rin makarating dyan sa Holy Land. Kasi pag nagbabasa tayo dito, parang katulad nung nandito tayo sa lugar, saan ba yung DCBT? Saan ba yung banda? Parang mahirap mong ma-visualize ano ba nangyayari doon, ano ba ang nangyayari, anong lugar ba yon. Hindi katulad pag narating mo na, doon pala. Pagdating mo doon sa may crystal eyes, dapat liliko ka na ng kanaan. Kaso kanina nakalampas kami siguro dahil kami ay maganda ang kwentuhan namin. Baka akala ni Brother Ruben ay papunta po kami ng pamayanan ng Barumbong. Kaya, lampas na. Nalampasan natin yung yellow. May landmark po kasi kami doon na crystallized. So, sana matapos
matapos na rin yung ano-ano. Sister Mir, i-ano natin yan, i-ano natin, i-claim natin na matapos na yung gera dun sa ano, tapos makaipon tayo, makapunta rin tayo sa Holy Land. Pangarap po, habang kaya pa nating maglakad. Kasi sabi nila, maglalakad lang na maglalakad doon. Pero kasi sabi rin ng anak ko, talagang ibang-iba daw. Pag nakatungtong ka doon, yung nahawakan mong ganun, maya nahawakan po yung kung saan pinanganak si Jesus, sabi niyang ganun. Parang iba talaga ang pakiramdam, sabi niyang ganun. At meron ng joke din dyan po na, ano, yung hindi sila Katoliko, naghahanap ng simbahan. Na parang nakikita daw nila lahat doon ay simbahan ng Katoliko. Mm. Kaya sila, bilang hindi naman sila Katoliko at napasama sila doon sa pilgrimage, eh, nagbubulungan daw sila, huwag na lang tayo magpahalata. Siguro, nag-ano na lang sila, nag-pretend na lang din silang Katoliko po sila. So, Mr. Mir. Eh, yung mga, di ba, yung mga, ano, nabanggit ko na yung pastor, na napasama sa isang pilgrimage sa... Hindi, lahat sila ay born again, iba't ibang sekta. Kung bakit nag-pilgrimage sila sa Holy Land. Ayun, yung isang pastor, sabi niya, bakit dito sa Basilica ng Nativity, bakit Katolik ang nakalagay dito, ang nakatayo? Punta sila sa iba pang saray, importanteng lugar, Katoliko din ba? Ay, bakit lahat Katoliko dito? Ay di, yun nga nasabi niya, ay talagang Iglesia Katolika ang una. Siya talagang, oh, kita mo. Yun ba, Father, yung naging Katoliko na siya? Oo, naging Katoliko huli. Siya dahil doon. Katoliko siya. Dahil lang doon na pastor siya. Oh. Ayun, aba. Ay. Diba nakakatuwa nga, kumbaga ay sila ay hindi ganoon ang kanilang ano ko kay Mama Mary ano kay Maria, hindi sila ganoon, hindi ganoon kaano ang pagkilala nila kay Maria, pero nagse-celebrate din sila ng Pasko, no, sumasabay din sila sa atin, nang mamasko rin sila lang. Matanggap pa sila ng Christmas bonus. para hinihintay din nila nung, Christmas bonus. Para naalala ko nung nag-opisina pa ako. Diba magbibigay ng bonus? Meron kaming kasamang ibang relihiyon. Hindi naniniwala kay Kristo. Dapat wala rin kayong Christmas bonus. Pero yung pang mga galit, pag medyo na-delayed yung ano, yung pag-disburse ng mga Christmas bonuses, no? Iba, yun din isa sa aking mga parabagang panghihinayang ko dahil dalawang beses akong pumunta sa Europa, sa Alemanya, sa Roma. Dalawang beses, 1988, kasama kami Bishop Palang. Eh, bago 2007 sa Bible course, eh hindi ako napadaan sa Holy Land. Ay, may opportunity ako. Eh dahil, nung panahon yun, ako baga ay parang medyo pilosopo. Ay nasa isip ko yung may isang nagsabi sa akin, why will you look for God in holy places when where you lost Him was in your heart? If you lost Him in your heart, you look for Him there, not in holy places. Pero iba din po ano pag nakarating. Oo, parang ganoon ang aking isip. Kaya ako ay pagkatapos ng kurso, 98, balik ako sa Mexico. Todo-todo na nga, balik na, 2007, balik na sa Mexico. Pero ako, aba, ay batay dun sa mga sinasabi nga sa akin na nakapag-pilgrimage sa Holy Land, ay lalo na nitong basa ko itong pastor na ito. Kako, maswerte tayo yung pastor na yun kaysa akin. Dalawang beses na akong may opportunity. Hindi malay ko na. Niyo, Father, baka mabigyan kayo ng third chance. Malay mo, Father. Diba? Oh. Ako, ngayon matanda na ako. Ang hirap na mangyayari. O yung BSG. Yung, malay mo, Father, yung BSG, kahit na ano ay magkaroon tayo ng pagkakataon na o di ba sama-sama tayo na pupunta sa Holy Land. Ay, nako. Claim it. Oo nga, Father. No. Malay mo, Father. May... Kami, ano, hindi po namin narating yung
place of birth of Jesus. Kasi pandemic na noon. Yun, hindi namin napuntahan yung nativity, Bethlehem. Yung nativity. Day before kinlaws na kasi may nag-positive na dose. Yung Basilica of the Nativity. Balik tayo, BSG. Claim it. Malay mo, meron mag-sponsor sa atin. Maganda rin yun eh, yung Basilica of the Nativity. Ang sabi ng mga nakapunta, malaki daw yun. Yung dung, at, pero, iisa ang pinto. At maliit ang pinto. Bakit ganon? Ay, sabi nila, may history daw yun. Na nung unang panahon na unang ginawa iyon, ay dahil siyempre nagkakagera mga Muslim laban sa mga crusaders na galing sa Europe, ay pumapasok yung mga Muslim na general sa sakay ng kanilang mga kamina, pumapasok sa loob ng simbahan. Katapos sanabi nila, ay wala na, isa na lang pinto at maliit. At dahil ang papasok sa simbahan ito, kung saan ipinanak ang Panginoon na nagpakababa mula sa langit, ay dapat magpapakababa rin. Kaya nga, kahit yung regular na height ng tao, ay yuyuko ka eh, pagpasok. Yun ang ideya, na magpakababa ka dahil ang pinanganak dito ay galing sa langit, ay napakalaking, ayun. Napakaganda pong bahaginan natin. Ano po na ang ano po talaga nung yung pinakaano ng ebanghelyo natin ngayon ay yung pagpapakababa. So ang bilis. Pero ng, ang sabi daw ni Santa Teresa, di ba, baka mali ang ating idea ng kung anong humility. Humility is not humiliating yourself. Humility is truth. The truth of yourself, dapat talagang mag-reflect. Sabi, sino ba ako? O ano ba ang katuwaan ng katayo ng sarili ko? Alam ba, sabi, pupunta ka doon sa ano, punta ka ron sa unahan. O hindi mo naman intensyon na makipagsosyalan doon sa mga milyonaryo doon eh. Ang layunin ko, ay gusto ko eh, dahil gusto kong tumututukan ng maayos yung ano. Oh, kaya yun ang katotohanan. Kaya din ibababa yung sarili mo, ay naku, ako pala, hindi pala ako karapat dapat. Pero tama rin po, Father, na nag-pretend talaga akong kaya ko rin dito sa harap. Ay, hindi yun ang totoo. Pero, bababa ako sa sarili mo. Yung ginawa mo, halimbawa, doon, ay sa edad, yun po, umalis ka na doon. Dahil intended nila yun doon eh, saka parang sa kanila eh. Ay di ikaw, ay di. Ayos, mababang loob ka. Dahan-dahan po umatras. Pero yung pagpupunta mo ron, hindi naman yun kasalanan na ikaw ay nagpapakataas eh. Opo, ang dahil purpose ko talaga intention is to listen. Makinig ako. Yun ang katotohanan. Opo, yun talaga alam naman ni Lord. Kaya humility is ayan, truth. Dahil truth. Bago ang ating background, kaya ang ganda rin ng ating bahaginan. Ano po, subalit tayo po ay dumating na ang takdang oras na hanggang doon lamang po ang ating programa na hanggang sa susunod pong Martes, tayo ay magkasama-sama. Mm-hmm. So, tayo po muna ay mag-closing prayer. Mm-hmm. Mga kapatid, ating pong damahin ang presensya ng Panginoon na kasama natin ngayon. Lord God, napakabuti mo. Muli ay narito kami sa isang oras na pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa Lord, ang iyong mga salita ay magturo sa amin kung paano kami magpapakumbaba. Kung paano namin dadalhin ang aming sarili na ikaw ang aming itataas. Lord God, gusto rin namin kunin ang pagkakataon kung saan nais ka naming pasalamatan sa taong nagdaan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa mga blessings, sa mga pagpapala na ibinigay mo sa amin. Ang pagmamahal mo ang nagbigay sa amin ng lakas na magpatuloy sa aming paglalakbay. Ang iyong paggabay ang nagturo sa amin ng aming landas
at ang iyong grasya ang siyang pinagmumulan ng aming lakas. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa kaligayahan at mga tagumpay na aming natamo. At ang mga aral ng buhay na nagturo sa amin kung paano harapin ang mga pagsubok at sa pagkakataon na ang aming buhay ay parang hindi na namin alam ang landas. Lord God, naririyan ka. Patuloy mo kaming hinahawakan. Patuloy mo kaming itinataas, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Kaya muli, Lord, ngayon sa taong 2024, muli ay ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Nawa, Lord, muli ay gabayan at samahan mo kami, Lord, sa aming paglalakbay. Sapagkat ang paglalakbay na kasama ka ay palaging tagumpay. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Together we pray. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin karaan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Inang sa talinis, kami ay hindi sa Diyos ama. Uli po sa susunod na Martes sa ganap po na katatlo hanggang ikaapat ng hapon, muli po tayong magkita-kita at magsama-sama dito po sa BSG sa BEC ng DCVT Live. Happy New Year po sa inyong lahat. Sakto. Pagkat ang buhay ko'y kabigkis ng iba, ikaw ako tayong lahat pinagsama, nang isa ang diwa ng pahayag ng Kristiyano, sama-samang sumasamba, naglilingkod, nagpapatotoo, sama-samang sumasamba, naglilingkod, nagpapatotoo, kahay Kristo. Ito ang Catholic Media Network.